Ka-Apple, magandang araw po. So, andito po tayo ngayon sa ating munting orchard and then ipapasyal ko po kayo dito sa mga tanim nating mga apples kasi meron na rin pong mga nagtatanim ng mga apples in different areas dito sa Philippines and yung iba is nasusupplyan na rin po natin ng mga seedlings. And update ko po kayo, ito po yung last time na natin area na nataniman po natin ng apples and then yung mga vegetables. Ngayon, nag-stop na ako sa vegetable kasi medyo malalaki na yung mga apples. And then, ipapakita ko po sa inyo ngayon itong mga apples natin na nakatanim dito. So, it's a different varieties na mix dito sa munting orchard ng apples. So, and ito po yung Wambugo apple. And so, medyo maganda na rin po yung kanilang tubo ngayon. And, so, and dito sa baba, and meron na rin po mga, or growing na rin po yung mga apples dito. And so, maganda po yung tubo nito. And papakita ko lang po itong nag-iisang puno na napakaliit pero meron na rin pong mga bunga. Ayan. So meron na po talagang bunga. Ito po yung isa sa mga varieties ng apple na pwede po natin maitanim kahit sa mga lowland areas kasi ang variety nito is Wambugo, galing po siya ng Kenya which is a hot area, hot din po na country katulad po dito sa Philippines. Ayan. So dito sa baba meron pa rin pong bunga. So, sobrang liit po nitong puno niya. Ayan. Ayan. And dito sa baba, yan pala, meron tayong nakatanim na strawberry sabay bandang baba nito or in between ng ating mga apples. Ayan. And dito, ayan, ito po yung mga Wambugo apples. Ayan. So, matataba na rin po sila. Ito is parang local na variety na Davao. Ayan. So, maganda rin po yung kanyang quality nito. Ayan. And then, dito meron tayong Ana. I think it's an Ana apple. Ayan. And then, itong Gala. Ayan. So, malaki. Malalaki na rin po sila. Ayan, napaka-green ng damo. So, ito po yung nalinisan natin last week or last month and then ayan tumubo na naman po yung mga damo. So mostly dito maraming mga varieties na na-mix ko dito are Wambugo, tapos meron tayong Davao, yung variety na dito na rin po sa Pilipinas natin na napatubo, tapos locally grown firm seeds na fruiting na dito. And so, dito naman, and meron po maliliit na grafted yan. So, dito, meron tayo yan. And po yung mga Wambugo. Yan. So, sobrang taba po nila ngayon. And so, dito pa nga, meron pang, and napaka lago po ng paragis. Yan. Ito po yung mga medicinal na mga grasses. Pero meron pa rin pong apples. Ayan. Mataba pa rin po siya. Ayan. So, maganda na rin po yung kanyang tubo. Ayan. So, meron tayong mga around 100 plus na mga apple trees dito. Yung iba are flowering, nag-start na. Tapos, yung iba are growing pa rin po. And, yung iba naman is meron na talagang fruits. And ito yung local variety na apple. And so kapag ka, nagtatanim kasi ako ng mga seeds ng mga apples, tapos kapag ka namunga na sila and then maganda yung quality and then medyo prolific yung kanyang fruiting, ginagawa ko, kinukunan ko na sila ng sayon, tapos ginagraft ko sa ibang mga rootstock ko para meron natin po tayong copy ng mga varieties na nun na
dito na po talaga sa Pilipinas tumutubo. So yun po yung isa sa makagandahan kapag ka nagtanim tayo ng apple from seeds, kasi we're creating new varieties of apples. So meron na tayong mga prospect na at least 3 varieties na dito na rin po natin na patubo, and then from seeds sa Pilipinas, and then fruiting na rin po sila. So ipakita ko lang po ito. Ito is ayan. Ito po yung isa sa mga variety na sikat din po sa Europe yata, and I think it's ayan. Ay, Baikonur yung nakalagay sa grapes to. Pero ayan, L-Star po pala to. Ayan. L-Star variety ng apple. Ayan. Sikat po ito na variety sa Europe, especially sa Netherlands yata, kung hindi po ako nagkakamali. And meron din po tayo ditong ayan, black sapote. So it's a mix of different fruit dito sa may gilid. Meron tayong mga mulberries, and then mostly mga apples po talaga. And ayan, dito sa baba meron tayong naitanim na ayan, latexless na langka. Ayan, latexless. Ayan, medyo malaki na rin po siya. So dito meron tayong in between sa apples, meron tayong tinanim na peanuts. Ayan. Ah. So ayan po yung mga apples natin. Ayan, may tumubo na ng mga damo. And yun lang. Thank you.